Alright mga bossing. So, kamusta mga bossing? Siyempre, balik naman tayo sa ating tutorial para sa mga sound system setup. And anyway, mga bossing, ito yung naging isang concern ulit sa ating isa sa ating mga viewers. Dahil before, nag-post na tayo dyan nung basic setup from any audio source to mixer to any audio source to equalizer and to amplifier. So yun yung basic na installation. Okay, kung halimbawa nga kagaya nito, no, may nagtanong kasi ang ginamit natin na amplifier is Kevlar GX5. So paano nga daw, may questions tayo dyan, kung paano, kasi mostly ang traditional setup ng equalizer to amplifier is merong equalizer in, equa input dito sa likod ng mostly sa karamihan ng amplifier, ng integrated amp, ano po. Tapos may switch sa harap. Kung makikita nyo, sa ibang amplifier to, ha, may makikita ang switch dyan, button, na equa on or equalizer on. So sa case po ng Kevlar GX5, okay, so ang gamit natin ay GX5, wala pong ganun. So may nagtanong, sir, paano natin i-set up yung equalizer sa Kevlar GX5 since wala itong EQ input and walang EQ switch doon sa amplifier. So okay, may pinakita tayong basic setup sa una natin video. So yun na yung pinaka basic yun, eh. Actually, hindi recommendable, pero mostly depende sa ating setup. Kumbaga yung kasi yung pinakamadali. Kasi parang ano lang yun, eh, parang gagaya ng lagi natin sinasabi, ano ba yung formula dito? From output to input, from input to output, and then from output to input ulit. So kahit gano'n pa karami ang ilagay natin na rack mount dyan, maliban lang sa crossover, band setup doon, darating din doon, equalizer, DSP, etc. Laging gano'n, from audio source, kagaya sa case natin noon, gagamit tayo ng mixer, lagi namang pong ganyan, ano. So pag may questions pa kayo, kung wala kayong mixer, pwede naman i-bypass nyo yung sinasabi ko from mixer, from audio source, kagaya ng ginagamit natin yung computer. Diba, lagi tayo nag-input sa mixer, then papunta po sa ating amplifier or whatever na dapat natin kabit-kabit. So okay, basically, so sa mga questions about sa Kevlar GX5 owners, wala po kayong makikita sa likod unlike sa ibang amplifier like sa Kura Concert na may EQ in. At makikita nyo sa harap ay may switch kayo between equalizer on or off. So sa Kevlar po, wala. Anong makikita nyo sa likod ng inyong Kevlar amps? Basically, ayan, yung inyong terminal output. O sa case natin, loaded dyan. Nakaparallel lahat dyan. Kasi pro 8 ohms na naman. So, alis muna tayo dyan, ha, sa ibang concern na yan. So, makikita nyo po sa likod ng inyong Kevlar amp ay, ano po makikita natin? Effects loop, left and right, apat po yan, in and out. Channel A and B, mic, tsaka natin didiscuss yung mic and sub out. Meron na rin tayong video dyan tungkol sa sub out, kung saan ginagamit. So, dito tayo, balik tayo dun sa concern ninyo, mga bossing. So, ano pa yung ibang way? No, halimbawa po, hindi nyo nag-get dun sa ating isang basic tutorial guide na from any audio source output, then input sa equalizer, then input sa amplifier. Actually, yung setup na yon ay very basic. Although, parehas lang naman ang function, pero mas ma-advise natin yung ganitong setup. Lalo sa case ng Kevlar GX5. Ano po? Pero kasi sa ibang amplifier nga, walang EQ in, walang EQ switch. Okay, so dito tayo magbibase sa effects loop ng Kevlar GX5. So itong ating equalizer. Yan po ang ating equalizer, mga bossing. So very basic, ha, yung lagi kong tinuturo na formula po sa inyo ay from input to output. Kahit ano pong panel or interface ang nasa harapan ninyo, kahit ano po, XLR, RCA, 1/8 plug or mic plug para sa hindi technical, ano, 1/8 po, ano, XLR, kahit ano pong makikita nyo na interface sa inyong harapan, ay ugaliin po nating magbasa. Dahil lahat po ng interface na yan, lahat po ng jack na yan, yan po ay hindi po yan plug, yan po ay jack.
Once female po, ano, ilang beses ko lang pinaulit-ulit po yan. Kasi marami pong nagkakamali. Diba sinasabing mic jack, headphone jack, hindi. Ang jack po, ay, sorry. Plug. Ang plug po ay male. Okay po. So like this one, this is RCA plug. Plug, male po, male. Plug, may titi. Pag lagi pong may pepe, female, yan po ay jack. Okay po, marami po nagkakamali dyan. Ah, headphone jack. Okay, headphone plug. Magkaiba po yun. So lagi po, generalize nila yan kadalasan na headphone jack. Pero hindi, ang jack po ay female, ang plug po ay male. Okay po. Okay, so balik na tayo sa ating main concern. So yung case daw dito sa Kevlar GX5, paano raw i-install properly ang equalizer sa Kevlar GX5 gayong wala itong equalizer input at walang equalizer switch sa harapan. So dito po tayo sa effects loop. So kung makikita nyo po, meron jumper dyan na naka sa stock po, kung hindi nyo pa ginagalaw ang inyong mga GX5 or ibang amplifier, ano po, kasi mostly sa mga bagong modelo, hindi na po sila naglalagay nun eh, kasi very traditional na yun. Okay, mostly sa mga power amps, etc., FX loop na lang yan. Hindi kagaya dati. Okay, no offense po sa mga Sakura users. Yung circuit po kasi na yan ay medyo, alam nyo na, medyo, hindi naman oldish, pero medyo mas lumang design. Unlike dito sa Kevlar kasi, since integrated na amplifier pa rin, pero advanced ang kanyang integrated chipset. So, okay. So, paano natin ikakabit ang equalizer sa GX5 without that? So, mali, iba pa doon sa una kong video, ha? Yung very basic niyan, eh, di ba nga? Halimbawa, meron kayong CD player, kukunin niyo output or DVD. Saan nyo ilalagay ang input ng inyong DVD, di ba? Ang output, di ba, sa input pa rin ng equalizer, which is basically na yan ang tinuro ko from output to input palagi. So, meron tayong mass proper at mass recommended na setup. Hindi naman ito napakakomplikado at hindi naman ito kailangan na kayo ay licensed engineer, audio enthusiast, or etc. Lalapakasimple po. So, kaya po natin ituturo. So, yung isang video po natin yan ay for basic reference. So, balik po tayo. Ano? So, okay. Bago natin i-proceed, ang gamit pa rin po natin ay ang ating Concert 215R equalizer. At ang, yan na nga po. Siyempre, mostly ang concern dito sa Kevlar GX5, mataas, X7. Kasi most ng Kevlar models ay wala na po nung equal input. Or, kahit ako nung unang binili ko ito, hinanap ko rin yun. So, okay, dito tayo ngayon. So, paano natin isi-set up ang inyong equalizer? Magaya sa case natin, ano, ito po ulitin ko, kahit anong audio source. So, basically, tayo po ay gumagamit na computer to mixer to amplifier to equalizer. Okay. So, sige, from mixer po tayo, basic, napaka-basic ano. From mixer output, syempre, nandiyan ang source natin. Lahat ng source of audio source natin ay pinapadaan natin sa mixer. So, okay, magsimula po tayo sa mixer. Hanapin po natin ang, alin po, kayo na po ang sumagot. Output. Output ng mixer. Makikita natin ang main out. Ayan po. Main out. So, left and right. So, kailangan natin ng dalawang cable. Kahit ano pong cable ang designated sa inyong mixer. So, mostly left and right. So, magkakaroon po tayo. Kailangan po natin ng mono cables. Ito po ay isang mono cable. O, bakit naging mono? Di ba nga po, ang stereo cable po niyan ay dalawa po ang weight. Isang ground. Okay, so left and right. So, ang output po nito, puntahan po natin yung end ng cable na ito. Ang output po ng cable natin yan from mixer is RCA. So, papunta po ito. So, dito tayo dun sa effects loop installation po. Ano, hindi po dun sa gaya ng dati natin ginawa na basically is from output ng mixer dun sa input ng equalizer. So, ito po yung mas recommended setup sa mas advanced na user. Okay, lalo't mas marami pa may kakabit. So, output po ng mixer. Output. So, ang end cable natin dyan ay RCA, which is very standard. So, ang output po ng mixer or any audio source, ha? Kung wala po kayong mixer, sa mga nagtatanong, paano ko walang mixer? Lahat po ng inyong audio source ay may output, audio output. So, mostly po yan RCA. Okay? RCA. So, pupunta po yan sa
Again, output from what? Siyempre from input. So input po ng amplifier, direkta po tayo. So asan ang input ng amplifier? Okay? So makikita nyo po, audio input. Ibig sabihin, from audio output to audio input ng amplifier. So mamimili kayo ng channel. So in whatever channel you designate to choose from, ay pwede nyo ilagay doon. So dito natin ilalagay sa A, channel A. Ang, basta wag, tandaan nyo po, ano, pag magkapit nyo ng cables, iwasan nyo na i-stress yung cable. Okay. So from mixer output, papunta sa input ng amplifier. So direkta po tayo. Okay. So ang pinagkaiba po, between basic setup and recommendable and advanced setup, ay dati po, ang input, ang output ng mixer ay inilagay natin sa input ng equalizer. So, ito po ang pagkakaiba niya. So, ngayon po, from output ng mixer, dumirekta po tayo sa input ng amplifier. Okay, and then, so, paano po natin i-install ang equalizer? So, kailangan po natin mag-produce ng kailangan nating cables. So, sa concert KEQ215R, marami tayong option ng cable. May pwede na tayong gumamit ng RCA for input. Pwede din tayong gumamit ng RCA for output. XLR, and mic plug or 1/8 plug. Okay, mga boss, eh. So sa ating case, meron po tayong extra XLR cable at ang end line niyan ay RCA. Meron din po tayong RCA to RCA. So para mas madali po ang ating pagsisetup ay ganito. So 2 pairs of cable lang kailangan natin, no? From output to input. So, stereo lang. So, kailangan po natin ng apat na line. So, sabi ko, ulitin ko ha. Huwag na po tayong mag-isip, sir, ano ba kung ganito, kung ganyan. Basta kung ano po available yung cable, yun po ang gamitin natin. Kung ano ang available na compatible dun sa gagamitin nating unit. So, saan po natin ikakabit yung mixer? Since walang EQ, input ang ating Kevlar GX5. Dun po tayo sa effects loop. So, ayan kasi yung signal loop between from amplifier papunta doon sa ating equalizer. Okay po. So, makikita nyo yan, may jumper pin. Aalisin po natin para makita nyo. I'm sure makikita nyo po yan sa inyong mga system. Okay, mga bossing, so makikita nyo effects loop at sa ilalim po nyan ay maka-indicate kung nasa ng out at nasa ng in. So, very basic po ulit. Okay po. So, anong uunahin natin ilagay? From output to input